What's up, Sir Paul? Ako nga po pala si Lawrence. May asawa na po sa kasalukuyan. May dalawang anak na rin. At ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay tungkol sa hindi ka panipaniwala, hindi makakalimutan, at nakakainis na pagsasama namin ng asawa ko na itago na lang po natin sa pangalang Rachel. Bago ko ikwento, ay balaan ko muna kayo. Sana walang mainis sa akin dito, ha. Pistayo. Pero anyways, feel free to comment lang po. May intindihan ko naman yan. Isa pala akong security guard noon sa ospital at ang shift ko ay panggabi. Kadalasan, umuwi ako ng alas 3 na ng umaga o kaya naman, mas maaga pa po roon. Buntis din pala si Rachel na kinakasama ko palang noong mga oras na iyon. Sa katunayan, gusto ko talagang mag-morning shift noon. Yun nga lang, wala akong magawa. Yun kasi ang gusto ng boss ko. Kaya ang ginagawa ko na lamang, maaga ako nag-out para mabantayan ko yung mag-ina ko. Noong mga panahon po na iyon, 3 months na po ang tiyan ng misis ko. Hindi pa masyadong maumbok ang tiyan niya. Pero maselan po ang pagbubuntis niya. Kaya sobrang ingat na ingat talaga kami. Ako lang kasi talaga ang nag-aalaga kay Rachel. Magsimula kasi nang mabuntis ko siya, tinaboy na siya ng mga magulang niya. Samantalang ako, hamak na hampas lupa lamang. At ang ipinagmamalaki ko lang ay ang itsura ko. Balik po tayo sa kwento. Dahil nga isa akong security guard tuwing gabi, nag-aalala ko lagi para kay Rachel. Maayos naman kasi ang naging routine namin ng misis ko noon. Pero sabi nga nila, kung saan gumaganda na ang buhay, tiyaan naman dadating ang mga pagsubok. Isang alas 6 ng umaga, pauwi na ako noon galing ng night shift ko. Umuulan noong mga oras na iyon. At sa sobrang malas ko nga naman, nakalimutan ko ang payong ko. Hindi ko na rin makontak ang misis ko noon kasi walang signal noon at deadbat pa ang cellphone ko. Wala akong nagawa noon kundi ang sumilong na lamang sa waiting shed. No choice eh, kaysa naman mabasa ako ng ulan. Kinakabahan ako kasi, panigurado, bubungangaan na naman ako ni Rachel pagdating ko ng bahay. Ilang minuto pa, lumabas na po ang araw, pero ang ulan, hindi pa rin po tumitigil. Napaisip nga ako noon, baka ako may kinakasal na tikba lang. Natawa na lang ako ng paunti. Habang nananatili ako sa may waiting shed, nakapansin ako ng isang babae. Sumilong siya sa may tabi ko. Marumi ang kanyang puting damit at basang-basa sa ulan. Inaamin ko, maganda ang babaeng yon. May itsura kasi siya. Malasanya Lopez po ang datingan. Wala naman akong pakialam sa babaeng yon dahil maganda rin naman po sa paningin ko ang misis ko. Pero lalaki pa rin ako eh. Nang makita ko na bumakat yung dibdib niya sa basanyang damit, mahina akong napamura noon. Wala kasing bra yung babae at kung titignan, mukha siyang pulubi. Hindi ko na lang pinansin yung babae pero laking gulat ko nang bigla siyang lumapit sa akin at kumapit sa aking braso. Nanigas ako noon sa kinatatayuan ko. Inalis ko yung kamay niya sa braso ko pero binalik niya ulit yun. Kuya, palimos naman po. Kumuha ako ng 20 pesos sa bulsa ko. Inabot ko yun sa kanya. Dapat eh pamasahe ko na sa jeep yun. Akala ko, aalis na siya pero binalik niya sa akin ng 20. Kuya, kailangan ko ng matitirhan eh. Hindi na pala ng pera. Matagal na kasi akong nasa lansangan na lang tumitira. Ulila na ako sa pamilya ko eh. Nilingon ko yung babae. Nagmamakaawa siya sa akin at bilang isang lalaking maginoo na may mabuting puso, pumayag ako sa gusto niya. Oo, napakatanga ko. Tumigil ang ulan, saktong tanghali na. Kasama ko na po yung babae na ang pakilala po sa akin ay Rose. Habang nasa jeep kami noon,
naaamoy ko na amoy siyang langis. Yung tipong mantika na parang niligo niya na siguro dahil umaalingaso talaga yung amoy niyang yon. Binaliwala ko na lang ang bagay na yon at tinanong ko siya kung ano ba ang background niya. Ang sabi niya sa akin, wala raw siyang maalala. Ako naman na utu-uto, naniwala sa kanya. Pagdating namin sa bahay, naabutan ko ang asawa kong tulala na nag-aabang sa may pintuan. Agad ko siyang niyakap noon, pero hindi niya ako niyakap pabalik kasi napatingin siya sa kasama ko. Pinakilala ko sa kanya si Rose at sa parte pa lang na iyon, ramdam ko na ang sama ng tingin sa akin ni Rachel. Ngunit maya-maya pa, nagulat kaming dalawa ni Rachel nang si Rose bigla po niyang hinawakan ng tiyan ng asawa ko. Buntis ka pala. Parang baby girl yan. Nagkatinginan kami ni Rachel noon. Wala pa akong sinasabi kay Rose na may asawa ko at buntis. Nakakapagtaka ring nalaman niya agad dahil bukod sa naka-oversized t-shirt si Rachel, hindi pa masyadong maubok yung tiyan niya noon. Tinabig naman ni Rachel ang kamay ni Rose. Nagulat nga si Rose pero ngumiti din kaagad. Alagaan niyo siya ha. Alam ko kung anong gagawin ko sa anak ko. Ano bang ginagawa niyan dito, Lawrence? Yung titig sa akin ng misis ko nun, para bang anumang minuto, handa na akong patayin. Sinabi ko sa kanya ang totoong pakay ni Rose at kalmado ko pang sinabi noon sa misis ko na maninirahan ng babaeng yun sa bahay namin. Hindi ko po talaga alam kung anong pumasok sa isip ko nun at napapayag ako sa gusto ng babaeng yun. Gayong hindi ko naman ito masyado pang kilala. Pakiramdam ko kasi noon, para ako na-hypnotize pero alam ko namang nasakitinuan ako. Yung tingin noon sa akin ng misis ko, para akong lalapain ng buhay pero nginitian ko lang siya tapos ay nilambing. Kaso, hindi gumana ang paglalambing ko. Ang nangyari, sa labas ako natulog, samantalang si Mrs. at si Rose masayang kumakain sa loob ng bahay. Ang weird nga, dahil noong gabing yon, pakaramdam ko, sobrang lamig ng paligid. Kinabukasan, habang kumakain kami, napansin ko si Rose na patingin-tingin sa misis ko. Hindi naman sa pagiging chismoso pero nagtaka ko. Nag-overthink ako na baka may tinatago na sila sa akin o kaya naman baka may plano silang masama. Tinanong ko si Rose kung ano ang problema at doon lang siya napatingin sa akin. Sa halip na sagutin ako, ay sinabi na lamang niya na magbabayad daw siya ng renta sa bahay namin. Nangunot naman yung noo ko. Pulubi kasi siya, kaya paano magkakaroon siya ng pera? Tinanong ko si Rose patungkol doon at sinabi niya na lamang sa akin na maghahanap siya ng trabaho. At doon ko naisipan na kailangan na mag-aalaga kay Rachel kapag wala ko. Lalo na kapag lumaki pa ang tiyan niya. Ang sabi ko nga sa kanya, mantena na lang niya sa Rachel at kapalit noon ay ang pananatili niya doon sa bahay namin. Pagdating ng hapon, habang nagbibihis ako ng uniform ko, pumasok sa loob ng kwarto si Rachel. Agad ko siyang niyakap noon at tinanong kung anong problema. Balisa kasi ang mukha niya at para pang pinagpapawisan. Hinihimas pa niya ang kanyang tiyan noon. Lawrence, hindi ako komportable kay Rose. Parang may kakaiba sa kanya eh. Hindi ko lang talaga matukoy kung ano. Tumawa ko noon sa pag-aakalang nagbibiro lang siya. Pero titig na titig lang siya sa akin noon. Mahal naman. Inosenteng pulubi lang naman si Rose. Ano bang iniisip mo sa kanya? Ewan. Para kasi siyang aswang eh. Aswang? Mahal naman. Huwag tayo magbiroon dito. Naniniwala ako sa aswang pero imposible naman yata ang sinasabi mo. Seryoso ako. Kagabi, lagi niyang hinahawakan ng chin ko at parabang pinapakaramdaman niya ang baby natin. Doon pa lang, kinakabahan na ako. Ano naman? Saka, hindi ka ba nagtataka na alam niyang buntis ako? Agad-agad? Kung normal siyang tao, hindi niya kaagad mapapansin yun.
Lagi niyang sinasabi sa akin na kumain daw, magpakabusog para tumaba daw ang baby. Mahal, normal lang yun. May pakialam sa'yo si Rose eh. Ay, hindi mo ko maintindihan. Ay naku mahal, napaparaning ka lang. Walang intensyon na masama si Rose. Huwag ka mag-alala, nandito naman ako oh. Sa mga panahon po na yun, hindi ko alam kung bakit ko nasasabi ang mga bagay na yun. Pakaramdam ko, may kumokontrol sa akin. Alam kong mali ang sinasabi ko noon. Pero kusang bumibigkas talaga sa buwanganga ko ang mga salita. Hindi ko pinansin yung mga hinaing at hinala ng asawa ko noon. Kahit ilang beses niyang sabihin na kesyo aswang daw si Rose, amoy dugo raw si Rose at iba pa, hindi ko siya pinakikinggan. Alam kong may mali, pero meron talagang nagsasarado sa utak ko na kung ano, sino at bakit ay wala akong kaide-ideya. Sa bawat araw na lumilipas, normal pa rin naman ang pamumuhay namin. Maliban na lang kay Rachel na walang ibang ginawa, kundi ang magsumbong sa akin patungkol kay Rose. Sinasabi niya sa akin na may kumakalabog daw tuwing gabi sa bubunga namin. Pakiramdam niya raw, may nakatingin sa kanya at iba pang mga paranormal experience. At katulad nung dati, pinabaliwala ko po ang bagay na yun. Kasi nga, hindi ko alam, parang may kumokontrol talaga sa akin. Ang palagi ko pang ang bukang bibig noon ay baka hormones lang ng pagbubuntis ng asawa ko yun. Kaya ako niya nararamdaman yun. Sumabay pa nga yung pangyayari sa barangay namin na di umano, may manananggal daw na gumagala doon sa aming bayan. May nakakita raw rito sa bubong ng isa naming kapitbahay na buntis. At dahil doon, mas lalong nag-hysterical si Rachel. Palagi niyang sinasabi sa akin na si Rose daw yung manananggal. Pero ang palagi ko namang sabi sa kanya, napaka-imposible nito. Dahil kung totoo nga ang bintang niya, dapat matagal pa lang, pinatay na ang bata sa sinapupunan niya. At kagaya ng sabi ko sa inyo, lahat po ng sinasabi kong yun ay hindi ko kagustuhan. Yung pagiging balisa ni Rachel ay unti-unti ngang lumala na umabot na sa puntong kailangan ko ng mag-resign sa trabaho para maalagaan siya. Ayaw na kasing magpahawak noon kay Rose dahil nga sa bintang niya. Sa kabilang banda nga, tutol ako sa pag-resign ko noon. Pero meron pa rin sa loob-loob ko na kailangan kong gawin ng tama. Basta sa loob ko, may nagtatalo. Parang ako mababalo noon dahil kung minsan, parang may kinakausap ako sa isip ko na di ko mawari kung bakit. Basta, napilit ko ang sarili ko noon na kailangan kong mag-resign para mabantayan si Rachel. Magmula noong mag-resign ako, ilagi na lang ako nasa tabi ni Rachel. Sa tuwing pinapansin ko si Rose, ay biglang magbabago ang mood ng asawa ko. Kaya wala akong ginawa noon kundi itrato si Rose na para bang wala lang. Parang tauhan lang sa bahay namin. At dahil nga nag-resign na ako sa trabaho noon, si Rose, imbis na umalis, napilitan na siyang magbayad sa amin. Sabi niya, nakahanap daw siya ng isang trabaho sa isang karinderya. Tagahugas, taga-serve, taglilinis at kung ano-ano pa. Pabor naman sa amin yun. Dahil kahit papaano, ay merong pumapasok na pera sa amin. Isang gabi, nakatambi ako noon sa labas ng bahay namin. Nang maya-maya, napansin ko si Rose na lumapit sa amin. Tulog si misis ko noong mga oras na yon. Akala ko ilalabas lang siya pero nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko at tumabi sa akin. Sinubukan kong alisin ang kapit niya pero humigpit lamang ito. Nagulat nga ako noon kasi malakas pala si Rose. Napangiwi naman ako kasi muli amoy siyang langis. Rose, mawalang galang na ha. Bakit ba amoy langis ka palagi? Napansin mo pala. Hilig ko na kasi maglagay lang langis sa bewang ko pati sa tiyan ko. Pampawala lang ba ng sakit? Pagod kasi sa maghapon tsaka pamparelax. Dalawa ang tumakbo sa isip ko noon. Duda ako sa sinabi niya. At sa kabilang banda naman, naniwala ako.
Hindi na lang ako nagsalita noon at nagpakiramdaman na lang kaming dalawa. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang bigla niyang sabihin sa akin na gusto niya raw ako. Yung kamay niya noon, unti-unti nang bumababa sa ano ko. Gulat na gulat ako noon. Tinula ko pa nga siya at sa kabutihang palad, saktong lumabas si Rachel. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon. Siyempre, kahit lalaki, nag-overthink din. Napaisip ako noon na baka nakita ni Rachel ang ginawa ni Rose. Pero pagdating namin sa kwarto, sa halip na bungaan niya ako, niyakap na lang ako at sinabi na natatakot daw siya. At doon, nakahinga ako ng maluwag. Nang makatulog ulit si Rachel, binalikan ko si Rose sa labas. Ngunit wala na siya roon. At kasabay po ng paghahanap ko, nakaramdam ako na para bang may lumipad sa itaas. At pag-angat ko ng tingin, ay nakakita ko ng isang nilalang na kalahati ang katawan. Dali-dali ako nun kumuha ng itak, saka bumalik sa kwarto at niyakap si Rachel. Buong gabi nga ay hindi ako nakatulog kasi yung oras na yon, yun yung unang pagkakataon na nakakita ako ng isang aswang na ang tawag nga nila ay manananggal. Kinabukasan, ako at si Rose lang ang tao sa bahay namin noon. Walis kasi si Rachel dahil magpapacheck up daw siya. Gusto ko man siyang samahan, kaso kasama niya yung kumari niya na kabarangay lang din namin. Nung araw na yon, day off din po ni Rose. Inabala ko ang sarili ko sa paglilinis ng bahay. Hindi ko pinapansin noon si Rose kahit todo ang papansin niya sa akin. May oras pa nga noon na pinapakita niya ang dibdib niya. May pagkakataon pa ngang muntikan ko ng maibugay iniinom ko ng dahil doon. Ilang saglit pa, lumapit siya sa akin. At nagulat ako kasi bigla niyang sinabi sa akin, "Lorenz, payag naman ako maging kabit mo eh. Kahit huwag mong sabihin sa asawa mo." Kung hindi lang talaga babae si Rose, sinapa ko na talaga siya. Nagtali yung isip ko noon. Siyempre, naakit ako sa kanya. Pero nanaig yung respeto ko sa asawa ko, sa sarili ko. Kaya tinanggihan ko talaga ang panlalandi sa akin ni Rose. Kita ko ang inis sa mga mata niya. May binubulong siya na hindi ko marinig. Gusto ko na siyang paalisin noong mga panahon na yon. Pero muli, biglang may nagtalo sa isip ko. At hindi ko nagawa ang gusto ko. Hindi pa natapos doon dahil bawat araw na naiiwan kaming dalawa sa bahay, ay lagi siya nagpapapansin sa akin. May pagkakataong malapit na akong bumigay. Natatalo ako ng isang isipan ko. Pero sa huli, nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa asawa ko. Ang hindi ko lang talaga matalo ay yung isang pag-iisip ko na gusto siyang patuloyin doon sa bahay namin. Basta, ang hirap talagang ipaliwanag. Noong mga pagkakataon na yon, para talaga mababaliw na ako. Gulong-gulo ang isip ko. Isang gabi noon, lasing akong umuwi sa bahay. Kaarawan kasi ng isa kong kaibigan. Alas 3:10 ng madaling araw ako nakauwi. Pagtingin ko sa babaeng sumalubong sa akin, nakita ko si Rachel. Ngunit nang tumagal, napalitan na po ito ng magandang mukha ni Rose. Lasing na lasing ako noon. Inalalayan niya ako makapasok sa kwarto. Akala ko, kwarto namin na Rachel yun. Pero lingid sa kaalaman ko, sa kwarto niya pala ako dinala. Dahil kinabukasan, narinig ko na lang ang malakas sa sigaw at hikpi ni Rachel. Pagbangon ko sa kama, natauhan talaga ako. Para ako nabuhusan ng malamig na tubig, lalo pa nang makita ko ang kabuang itsura ko. Hubot-hubad ako, habang si Rose, ganun din. Agad akong namutla nun sa pag-aakalang may nangyari sa amin. Pero take note ha, advance ko na Sir Paul. Mga tagapakinig, wala pong nangyari sa amin ni Rose. Balik tayo sa kwento.
Agad akong tumayo noon sa kalumapit kay Rachel. Sinabihan ko siya na wala nangyari sa amin pero pinagmumuray niya ako noon. Nagmamakaawa ko kay Rose noon. Sabihin ka ko kay Rachel na walang nangyari sa amin pero nalagdagan pang ako ng iba ang sinabi niya. Hindi ko naman kaya magsinungaling. May nangyari sa atin, Lawrence. Bakit mo itinatanggi sa asawa mo? Sa isang iglap, nasa labas na ako ng bahay namin. Pinalayas ako ni Rachel. Wala akong nagawa nun. Umalis ako sa amin at iniwan ang mag-ina ko. Sa pagkakataon naman na yun, kasama ko na po si Rose. Hindi ko alam sa mga sandaling yun. Ayoko siyang kasama. Galit ako sa kanya. Pero parang nabubuhay na lang ako sa katawan ko. Ngunit hindi ko ito nakokontrol. Alam ko, naguguluhan na kayo. Pero para mas madali niyang maintindihan, para kasing naging dalawa yung pagkatao ko noon. Isang yung ako, yung nagmamahal sa asawa kong si Rachel. At yung isa naman ay yung pabor kay Rose. Sa mga nagdaang araw, ay masasabi kong yun yung mga pinakamalalang araw na naranasan ko. Malungkot ako at parang walang gana sa lahat. Si Rose naman, hindi man lang ako pinapansin at sinasabihan niya nga ako noon na mas nauna raw na magloko si Rachel. Sinabihan pa nga niya ako noon na kaya raw mabilis na niwara si Rachel na may nangyari sa amin dahil gusto niya akong mapalayas. Sa puntong yun, para bang virus na tumatak sa isipan ko ang bagay na iyon. At sa mga araw din na iyon, napapansin ko rin na gabi-gabi, nagpapahid ng langis sa bewang si Rose bago siya matulog. Kaya dahil doon, kailangan ko tuloy pagtiyagaan ang amoy niyang mabantot kapag natutulog. Tapos kapag nagigising ako ng madaling araw, napapansin kong wala siya sa tabi ko. Isang gabi nga noon, nagising ako bandang alauna ng umaga. Iinom lang sana ako ng tubig at iihi. Kaso, halos maibuga ko yon nang makita ko si Rose na pumasok mula sa likod ng apartment namin. Ang maski na gimbal ko pa, ay puro dugo na po ang damit niya, pati na rin ang bibig niya. Agad akong kinabahan at napaatras. Ano yan? Bakit ang dami mong dugo? Hindi to dugo. Nilagpasan niya ako kaagad. Pinagluloko mo ba ako? Alam kong dugo yan, Rose. Ano nangyari sa'yo? Wala. Napalaban lang. Saan ka ba pumupunta tuwing gabi? Nilingon ako ni Rose. Yung mata niya, kulay pula. Nahigit ko naman yung paningin ko noon at sa halip na sagutin ako, dumiretso siya sa aming kwarto. Pakiramdam ko noong mga oras na iyon, may kakaiba na talagang nangyayari. Ilang araw pa ang lumipas at lalong umuusbong ang usapan ng manananggal sa amin. Hindi ko rin maiwasan na kabahan pa para kay Rachel. Para sa mag-ina ko. Sinusubukan ko naman silang bisitahin pero kapag pumupunta ako, wala siya. Isang araw, nagwawalis ako noon sa bakura namin. Nasa palengke si Rose at nag-grocery ng makakain namin noong mga oras na iyon. Nang maya-maya, nagulat ako nang makita si Rachel. Biglang tumibok ang puso ko. Nalungkot ako, lalo pa nang makita kong mugto na ang kanyang mata. Akala ko ikakamustahin lang niya ako pero nagulat ako dahil niyakap ako ni Rachel. Sobrang higpit noon. Lawrence, bumalik ka na sa bahay please. Kailangan kita roon. Yung manananggal. Ako ang punteriya niya. Ano? Anong ginawa niya sa'yo? Ayos lang ba kayo ng anak ko? Patawarin mo ako, Lawrence, kung hindi ako nagtiwala sa'yo. Please bumalik ka na sa bahay. Hindi ka ligtas dito. Sigurado kasi ako. Manananggal si Rose. Sino? Napatingin kami kay Rose. Nandilisik ang mga mata niya. Nakatingin sa amin. Agad kong hinila papunta sa likod ko si Rachel. Sinabihan ko si Rose na sasama ko kay Rachel. Ngunit laking gulat ko nang bigla siyang umiling. Hindi raw ako pwedeng sumama kay Rachel dahil may lalaki na raw yung asawa ko. Nang tignan ko si Rachel, umiling ito.
Noong mga oras na yon, ready na talaga akong layasan si Rose. Ngunit bago pa man kami makaalis, ay biglang nagsalita si Rose. Mukhang lumulusog na ang anak ninyo ah. Yung boses ni Rose, normal lang. Pero sa tono niya, hindi. Humigpit ang kapit ni Rachel sa braso ko. Tiningnan ako ni Rose na may ngisi sa mukha. Bago ay sinenyasan akong pumasok sa loob. Wala akong nagawa nun kundi ang sundin si Rose. Pakiramdam ko kasi may mangyayari kapag hindi ako sumunod kay Rose. Oo, at sa pangalawang pagkakataon, sumama ulit ako kay Rose. At lilinawin ko lang po sa inyo, bago kayo mainis, hindi ko po kagustuhan yun. Talagang parang may ibang katauhan sa loob ko na kumokontrol sa akin. Pagpasok ko po sa bahay, kalmado lamang si Rose. Pero hindi ko gusto yung pagiging kalmado niya. Imbis na kausapin siya, pumasok na lamang ako sa aming silid. Kinagabihan, nagising ako dahil sa napakabahong amoy na nagagaling na naman sa langis. Minulit ko ang aking mata at nakita si Rose na nilalagyan ng mantika ang kanyang baywang. Maya-maya pa, lumabas na ito ng kwarto. Agad akong sumunod sa kanya. Dahan-dahan lang ako noon. Hindi ako gumawa ng bagay para mapansin niya akong nakasunod sa kanya. Maya-maya, napadpad kami sa isang gubat na walang masyadong tao doon. At doon ko nasaksihan ang isang eksena na nakakapanintig balahibo. Kitang-kita ko kung paano lumabas ang malaking pakpak ni Rose. Yung kanyang mga kuko naman, humaba at tumulis. Yung mukha niya, katulad noong mga aswang na napapanood ko sa pelikula. At higit sa lahat, ay ang paghati ng kanyang katawan. At sa mga sandaling yun, natauhan ako sa lahat na nagaganap. Iniwan ko yung asawa ko. Sumama ko sa aswang. Kinokontrol ako ni Rose. Hinihipnotismo niya ako. Kaya nagagawa niya ang mga bagay na hindi ko naman talaga dapat ginagawa. Nang makalipad na ang manananggal, ay agad ako lumabas sa pinagtataguan ko. Masukasuko pa nga ako nang makita ang hati niyang katawan. Gumagalo-galo pa ang mga bituka nito. Tumatalsik-talsik pa ang dugo. Ang baho ng amoy. Nakakasuka. Kahit nanditiri ako, kinuha ko yun. Binuhat ko. Sabay tinago sa halamanan. Tapos, tumakbo ko paalis ng lugar na yon. Imbis na umuwi ako sa apartment namin ni Rose, dumiretso ako sa bahay namin ni Rachel. Pagpasok ko doon sa loob, nakahinga ako ng maluwag. Natutulog na mahimbing yung asawa ko. Kinuha ko ang itak. Binantayan ko siya. Noong mga sandaling yun, hiyang-hiya ako sa asawa ko. Narilis ko na dapat, nagpakatatag ako. Nilabanan ko yung kung anumang ginagawa sa akin ni Rose. Hayop siya. Demonyo siya. Hindi ko kasi alam na may ganong klaseng aswang. Alam ko mabangis sila, mapanganib, nakamamatay. Pero hindi ko akalain na may ilan pala sa kanila ang kayang kumontrol ng pag-iisip ng tao. Kagaya na lang po nang nangyari sa akin. Nagpapalit-palit ako ng pwesto noon. Sa labas, sa harap, sa loob. Sa may sala. At nang nasa may kusina na ako, nagulat na lang ako nang bigla akong marinig ang sigaw ng asawa ko. Agad akong tumakbo papasok ng kwarto at laking gulat ko na lang nang makita ang dila ng manananggal sa puso ng asawa ko. Mabilis akong tumakbo at gamit ang itak ko, pinutol ko ang dila ng manananggal. Lumabas ako ng bahay at nakita ko si Rosa sumisigaw ng malakas. Dala ng sigaw na iyon, nagsilabasan na rin ang ibang mga kapitbahay namin. Nanilisik ang mga mata ni Rosa habang nakatitig sa akin. Kinuha ko ang isang kutsilo sa kusina. Sabay ibinati ito sa kanya. Tinamaan ko siya sa kanyang balikat. Bumalik ako sa loob ng bahay namin at
nakita kong walang malay si Rachel. Dumutugo na rin yung hita niya. Sa napakaagang buwan nga, dinala si Rachel sa komadrona at nanganak. Kinabukasan, nalaman ko na lang na patay na pala ang bata. Pumasok ako kung nasaan si Rachel. Pero malakas sa sampal ang natanggap ko sa ina nito. Nakailanman, hindi ako natanggap. Muli, binanggit niya sa akin na kaya raw ayaw niya sa akin dahil isa raw akong hampas lupa lamang. Tapos, nagawa ko pa raw ang bagay na iyon. Kumabit sa 10 pulube, napakawalang tao ko raw. Sa mga sandali naman na yun, hindi ko naman maipagtanggol ang sarili ko. Dahil anong sasabihin ko? Ginayuma ako ng aswang? Ginamitan ako ng kapangyarihan ng manananggal? Hinipnotis mo ako? Mas lalo lang siguro niya akong pagtatawanan. Nasa likuran niya si Rachel at doon sinabi niya sa akin na aalis na raw sila. Sasama na daw siya sa kanyang ina. Hindi na ako nakapagsalita pa. Naiwan lang ako mag-isa sa bahay namin. Nagmukmuk lang po ako na mag-isa sa bahay namin. Sa tuwing meron nga ako naririnig na kalabog sa bubungan namin, agad ko talagang nilalabas sa pag-aakalang yun ang manananggal. Ngunit matapos din po ang insidenteng yun, hindi na rin po nagpakita pa si Rose sa amin. Habang lumilipas po ang mga araw, namuo nang namuo ang galit sa aking loob. Hanggang sa hindi ko na kinaya, gusto ko nang gumante sa manananggal na yon. Dahil dun, nagpunta ako sa isang albularyo. Sinabi ko ang lahat na nangyari. Ang sabi naman niya sa akin, mukhang napasa kamay daw ako ng isang malakas na manananggal. Yung may kakaibang kakayahan, mukhang nakontrol niya daw yung kalahati ng pagkatao ko. Tinanggal naman ng albularyo ang natitirang kapangyarihan ni Rose sa akin. At mula noon, gumaan talaga ang pakiramdam ko. Doon ko nasabing, wala na talaga sa akin yun, yung kapangyarihan ni Rose. At nasabi ko na lang talaga noon na ang meron sa akin ay galit at pagkamuhi sa kanya. Kinagabihan nga, wala akong sinayang na oras. Nagtungo ako sa parte kung saan ko siya nakitang nahati ang katawan. Marami akong dalang asin noon. Galit na galit ako. Nakita ko ang kalahating katawan ni Rose. Tumingin muna ako sa himpapawid bago ko nilapitan ito. Nang makalapit sa kalahating katawan, binuhusan ko yun ng asin. Hindi pa ako nakontento. Sinaksa ko pa ito gamit ang kutsilyo na dala ko. Ayon kasi sa albularyo, kapag inasinan ng kalahating katawan, hindi na raw makakabalik bilang tao ang manananggal. Hindi naman siya mamamatay kaagad. Pero masusunog daw ito kapag lumabas na ang araw. Bago pa ako maabutan ng manananggal doon, ay agad akong umalis doon. Kinabukasan, binalikan ko ang lugar na iyon at tuwang-tuwa ako. Ngunit hindi ako napangiti. Napaiyak ako dahil abo na lang po ang nakita ko. 2 abo. Doon sa may putol na katawan at doon sa malapit lang. Ibig sabihin, sinubukan nga talagang makabalik ni Rose sa katawan niya. Kaso nga lang, dahil sa asin, nangyari na ang mga nangyari. Napakasakit para sa akin noon. Patay na ang manananggal. Pero hindi naman naging kumpleto ang aking pamilya. At mag-isa na lang ako sa aking bahay. Gayunpaman, hindi ko na rin inisip na nahabulin si Rachel. Alam ko sa sarili kong wala akong kasalanan. Sa katunayan,
ang sabi pa nga sa akin ng albularyo. Nilalabanan ko nga raw ang bagay na iyon dahil kalahati nga lang doon nasakop sa akin ng manananggal. Dahil kung buo daw yun, dapat wala akong magiging memorya noon. Dapat hanggang sa mga puntong ito, nasa pangalaga pa rin ako ng manananggal. Pero sa lakas daw ng loob ko, hindi na pagtagumpayan ng manananggal na kontrolin ang buong pagkatao ko. Ngunit kahit anong sabihin ng albularyo, hindi pa rin niya mapapagaan ang loob ko. Sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Namatay ang panganay ko nang dahil sa akin. Magmula noong araw na iyon, nawala na po ang kwento patungkol sa manananggal sa bayan namin. Bumalik pala ako sa pagiging security guard. At ilang taon po ang lumipas, isang araw, habang naglalakad ako sa palengke, nakasalubong ko po si Rachel. At kagaya nung una ko siyang nakita, tumibok pa rin ang puso ko sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Kaso, alam kong hindi na pwede. Hindi ko siyang initian. Bagkus, ilagpasan ko lang siya. Ngunit, nagulat na lang ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko, sabay yakap sa akin. At doon, sinabi niya sa akin na wala na daw siya sa poder ng kanyang nanay. Matagal na raw. Hinahanap niya raw ako. Lumipat na kasi ako ng tirahan dahil nasasaktan ako sa tuwing nananatili ako sa bahay namin. Pero hindi na raw kailangan pa. Nagalit lang daw talaga siya dahil sa pagkamatay ng panganay namin. Pero alam niya raw talagang hindi ko kasalanan ng lahat. Kinontrol nga lang ako ng aswang dahil miski pala siya, kumonsulta din si isang albularyo. Subalit dahil sa magulang niya, wala siyang nagawa. Pero yun na, malaya na siya. Malaya na ako. Nagkabalikan kami at sa ngayon, namumuhay na po kami ng simple ni Rachel sa Maynila kasama ang dalawa naming anak. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana po mapili niyo, Sir Paul. Maraming maraming salamat po. Thank you.